Friday. It's April 29, and it's currently 11:16 in the morning. Yes, hindi ako nag-work today kasi nga pupunta tayo ng hospital, and kung makikita nyo, naglalakad ako ngayon kasi susunduin natin si Amel sa school niya. Ang labas niya talaga sa school is 1, pero sundin ko na siya ng 11:30 ngayon kasi nga 12:30 yung appointment sa hospital para dun sa kanyang tenga. Hindi ko alam kung anong gagawin dun. So, I will link down below yung storya tungkol dun sa tenga niya para meron kayong idea. Previous vlog ko lang yun. So, as you can see, ang mukha ko, nagbe-breakdown siya sa stress. As in, sobrang stress ako lately. Dahil nito nga, akala ko tapos na, tapos may dumating na naman problema, ito ganyan. Tapos kaya nung magandang ako nagtrabaho, naglinis na lang ako ng bahay para malesen yung stress ko. Ganun ako eh, oh, magluluto ako ng cake, or maglinis ako ng bahay, or nakahiga lang ako. Eh, ayoko namang humiga lang. Kaya, ayun, sunduin natin dito si Amelie. Itong school niya. Yan, yan ang school. So, sunduin na natin yung bata. Ah, pipirma tayo dyan sa loob. Hi guys! Ako na. Umupo muna kami dito sa may bar. Ayan, bar. Magkakape muna kami. Ayan si Amelie. Meron siyang reaction doon sa binigay na gamot para sa kanyang allergy dito. Pagkakatapos yung mga 1 hour, mas lalong matindi. Sobrang pula dito. Sabi ko, intayin muna namin may isang linggo namin gawin. Gamot sa katawan niya, hindi pa siya nasasanay. Yun. Hindi pa nasasanay yung gamot sa katawan niya. So, yun ang nagiging reaction niya. Diba ang gulo ko? Ayan nyo na. Huwag na kayong ano. Huwag nyo nang intindihin pa. So, hintayin namin dito si Anthony, and then papunta na kami ng ospital. Update later. 11:51 na. And ito na naman kami. Para yung last vlog ko, nandito pa rin kami sa sasakyan. Change costume lang. Ganun talaga ang buhay, lalo na pag may mga anak ka. Ay, stress. So, we're heading to Busto Arcizio, kung nasan yung hospital. And first time ko doon, may pa ako nakapunta, hindi pa ako nakapunta doon. So, siguro din, alam ko nang maliligaw ako. Kasi malaki yun, hanapin ko yung kung nasan yung pinaka-clinic na para doon sa katayngan ni Amelie. Pero bago yun, kailangan ko muna dumaan sa parang bayaran. Pero wala namang bayad dito. Dahil ang mga bata dito, kahit lahat na nangyayari sa kanila, walang bayad yun. Talaga ang gobyerno, pagdating sa health dito, wala kang magiging problema. As in, kung gusto mo magpa-check up, ganyan yun. Pero sa bata talaga walang bayad. Yung matatanda meron, pero maliit lang, mga 36, gano'n, 36 euro, ganyan yung pakuha ng dugo. Pero mga bata, magpakuha ng dugo, ano, walang bayad yun. Kaya, okay na din, yun nga lang, yung pagod, yung dali-dali, katulad ni Anthony, na dapat lalabas siya ng 12, lumabas siya ng medyo maaga, para umabot kami sa 12:30, kasi hindi mo naman alam yung traffic. Tapos dadaan pa nga ako doon sa tinatawag na citazione para mabigyan lang kami ng resibo, para pagkakit namin doon sa clinic, okay na lahat. So si Ami din nandito sa loob, sa likod ko, nung nangangain na siya ng pukatsa. Nagpabili siya sa akin ngayon ng umaga ng pukatsa. Pumunta pa ako ng center para bumili ng pukatsa na yun. Pagkatapos ko maglinis ang bahay. Sana maayos lahat to. I will give you an update later. And maayos naman. Tanong ko lang kung paano para. Pero maayos to. Ako pa ba? Si Amelie pa ba? Kaya yan. Ano Amelie? Ay, paura, Amelie. Takot siya. Ha? Ay, paura? Pero adesso, pero andare in ospedale. Un po'? Eh beh, meglio. Konti lang. Non vuoi più? Adesso ti prendo. So guys, later. After ilang minutes, nakita din namin. Medyo malaki nga yung ospital nila. Dito na kami sa waiting area. Naka-fill up na rin kami ng mga dapat fill upan, at iniintay na lang namin na tawagin siya. Makikita nyo, nag-ipit na ako ng buhok.
kasi alam po, dala nga para tayong bag in case of emergency. Ready tayo. Alauna na, 6 minutes before 1 and pabalik na kami ng sasakyan. Umiyak siya. Umiyak, as in umiyak siya. Pero natagtag niya yung ano sa tainga niya. At alam niyo ba kung ano nilagay? Hindi pencil na pansulat, kundi yung pencil na pangkulay. Kulay blue. So, kulay blue siya. And makaka-uwi tayo. May dala akong bag kasi syempre in emergency nagdala ako ng mga damit niya, damit ko, at kahit yung pang-matid gutom, yung mga ganon. So nagdala na ako for sikuretsa dahil hindi ko alam kasi medyo malayo to sa bahay namin. So nagdala na ako, may gina yung may dala kaysa mamaya wala tayong dala. Pero nagka-okay naman pag upo doon, mabait yung lalaki. Doktor ay lalaki. Pinaupo siya, tapos nagbigay na siya na pagkaupo niya. Tinignan niya agad si Amelie, nag-computer-computer, tapos yung Oreke. Tapos tinanong niya si Amelie kung anong pangalan, kung anong nangyari, ganyan-ganyan. Tapos yun, may inilagay siya sa tainga niya ni Amelie, tapos kumuha ng parang tsane. Hinila, pero yung pinakadulo nung tsane, as in, manipis na manipis lang. Manipis na manipis lang siya. Pero si Amelie umiyak dahil medyo nasaktan siya doon sa mga siguro doon sa gilid. Tapos kasama na rin yung kaba. Yun lang. Tapos nakuha agad kulay blue. Ang init. Naka-jacket pa ako. Sasakyan na kami ng sasakyan. Dito na kami kanina pa sa bahay. Mga 1:30 siguro kami nakarating. Kasi 1:30. Exactly, nakatulog na si Antoy. Nagpahinga muna bago mag-work. Ngayon, nasa work na siya. At yung maingay dyan ay yung dalawa. Kasi itong isa, ito pala isa, ay gagawa ng assignment para sa Lunes. Dahil siya ay may swimming lesson. Sabi naman kasi nung doc na nagtingin sa tayo niya, pwede daw siya mag-pisina. Mag-swimming ngayon. So, Antonella! So, mamaya dating ko siya sa pisina. Pero may gamot na ipapatak sa kanya. For 5 days lang naman. Pagod. Antok. Sa swimming lesson niya at may merienda siya nitong dala namin na wafer. Ngayon malapit na sana kami sa bahay kaso dadaan kami ng pharmacy para bumili ng kanyang gamot sa kanyang tenga kasi may drops na binigay for 5 days 2 times a day, dalawang patak for 5 days. So yun lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nangyayari sa mukha niya. Na yung drops na binibigay ko tuwing umaga pag pang allergy niya. Parang vaccine. Sabi ko, tingnan ko muna kung hindi na siya magkakaganyan pag naano na sa katawan niya, yung nasanay na sa katawan niya yung mga drops na yun. Tingnan natin. Kung hindi, tatawag ako siguro Martes sa ospital. Didiretso ko muna kasi hindi naman siya yung malalang malala kasi ang malala kung yung lalamunan niya yung nagkakagano, namamaga or hindi siya makahinga. Ganun. Eh hindi naman. So tignan ko muna kasi hindi pa rin nawawala yung stress ko sa katawan. Kasi parang hindi umaayon. Sabay magluluto lang ako ng galunggong. Hindi ko siya ipiprito. Inalagay ko na lang siya sa
So, forno, so oven, para hindi tumalamsik yung ano, kasi may sinayin na isda pa namang niluto si Anthony kahapon. So, yun na lang muna. End ko na yung vlog. Masyadong stress na yung mga vlog ko this past few days. So, end na namin ang vlog. Thank you guys for watching. Please like, share, comment down below. Hit notification, like, bell, and don't forget to subscribe to our Instagram, Dadat Carriedos, and to our YouTube channel, Carriedos. Bye guys! Sana nagustuhan ng aming vlog!